Hello, hello, hello. Hi everyone. Nandito na naman ako, ang inyong kainday, OFW ng Saudi Arabia. Samahan niyo po ulit ako upang ipagpatuloy ang aking nasimulang kwento about sa aking karamdaman na gusto ko pong i-share sa karamihan. Ako po ay hindi ko po ito ikinakahiya. Noong una, parang nahihiya ko. Pero ngayon, gusto kong i-share. Gusto kong i-share sa iba yung aking naging karanasan bilang OFW kasi sa totoo lang, pagiging OFW eh, sadya pong napakahirap, lalo na pag malayo ko sa pamilya. Tapos sabi nga nila, pag nag-abroad ka, totoo, swerte-swertihan lang din kasi minsan hindi ka papalarin, mapupunta ka talaga sa mga among, mga masasama sila, mahigpit sila sa mga katulad kong kadama. Pero awa ng Diyos, mabait pa rin sa akin ng Panginoon, binigyan niya ako ng mabuting employer. So, hanggang ngayon po eh, sa totoo lang, pinapagamot nila ako, sinusuportahan nila ako sa aking pagpapagamot, sa aking karamdaman. Kaya ako eh, nagpapasalamat sa Panginoon kasi ginagabayan niya ako, di niya ako pinababayaan sa araw-araw, lalo na sa aking pinagdadaanan sa ngayon. So, ayun po, ito ay aking karugtong doon sa mga nauna kong kwento or kung napanood niyo yung aking mga naunang video about sa aking karamdaman. Akala ko po noon, pag natapos na ako sa aking 8 session chemotherapy, agad-agad ira-radiation na ako. So, hindi pala. Nung follow-up check-up ko sa aking surgery doctor, pinaliwanag niya sa akin yung case ko, kung saan daw yung bukol, ganun-ganto, nasa rectum nga daw, sa pinaka-lower part. Yung rectum po, ayun yung ating pinaka-dulong bahagi ng ating bituka. Yung may gano'n, yung daanan ng dumi, nandun po yung aking bukol. Kasi po may almorana ko. Siguro nagkabukol siya kasi sobrang tagal ng aking almoranas. Bata pa ako, meron ako noon eh. So, ayun, pinaliwanagin sa akin na kailangan ko daw ulitin yung aking colonoscopy para malaman nila kung ano ba daw nangyari after ng aking chemotherapy, kung siya ba ay kumalat or lumaki pa. Gusto nilang malaman yon. So, ayun, nirequest na naman ako ng colonoscopy. Kinabukasan, punta kami doon sa hospital para i-colonoscopy ako. So, ayun, in-assist ako ng mga Pilipino nurse. Ang babayit ng mga nurse dito. Sa totoo lang, napakaraming nurse dito sa Saudi na kailang hospital na ako napuntahan. Pero, poor, mababait sila. Masyado sila. Pag mga Pilipino talaga, maasikaso sa mga pasyente. Tapos, ayun, sabi ng nurse, hindi daw halata sa akin na ako ay may sakit. Hindi daw halata sa akin kasi nga lagi ako nakahiti. Tapos nakikipagkwentuhan ako sa kanila, nakikipagulitan ako sa kanila habang naghihintay ako ng aking schedule. So ayun, habang naghihintay ako ng schedule, nakikipagkwentuhan naman ako sa mga nurse. Tapos meron isang kapwa natin Pilipino din na nurse na isa siyang born again Christian. Dinasalan niya ako. Tinanggap ko naman kasi pareho lang din naman yun eh, Christian or what, isa lang naman ang Diyos na atin. Tapos ayun, tapos yung isang Pilipina, bago ako umuwi, binigyan niya ako ng pansit bihon kasi nagsaside lang siya sa ospital habang nag-duty siya, nagtitinda siya ng mga Pilipino food para din sa mga kapwa niya, nurse na Pilipino. After noon, ang aking second time colonoscopy, pumunta na ulit kami sa aking doktor. Para ma-meet ko yung aking doktor talaga sa radiation therapy. So, sakay ako sa elevator. Tapos meron doon isang Arabo na bata-bata pa siya, medyo kayumanggi. Nagulat ako, sabi niya, kabayan, kamusta? Numiti ako, tapos sinagot ko na mabuti. Sabi niya, maganda daw sa Pilipinas. Sabi ko, nakarating ka na, hindi daw, wala daw siyang balak. Sabi ko, mag-vacation ka pa gusto. Hindi daw, ayaw daw niya. Tapos yun, nakarating na ako sa isang doctor's room. Nagulat ako, nung nakasabay ko ng lalaki sa elevator, nandun siya nakaupo. Siya daw yung doktor ko. Tatawa ko, ikaw yung magiging doktor ko. Ang galing niya mag-Tagalog. Tapos,
Sabi ko, ba't ang galing mo mag-Tagalog? Nakatingin lang sa akin yung amo kong babae. Sabi ko, nagsasalita siya ng Tagalog, nagkakaintindihan kami. Kasi daw, sa tagal-tagal niya sa ospital, napakadami niya nakakasalamuhang Pilipino, tinuturuan siya mag-Tagalog. So, ayun, konting biro-biroan ng doktor, tapos yun, seryoso na siya. Kasi na-explain niya na sa akin yung aking about radiation therapy. Sabi niya, pag nag-undergo ako ng radiation, within 25 days, sa loob ng 5 weeks, araw-araw ako pupunta sa ospital. Monday, Thursday, pero Saturday, Sunday, pahinga ko. Ayun ang sabi niya. Tapos bibigyan ako ng schedule. Pag nag-graduation daw ako, may mga side effect daw. Maramdaman ko daw yung mga after mga 10 days, 15 days ng aking graduation. Yung pag dumumi ka, iiri ka talaga ng iiri, tapos may dugong kasama. Tapos, pag umihi ka, masakit. Kasi nga, magkalipit lang sila eh. Yung na-radiation sa akin, yung parting baba. So, affected yung mga nandiyan dyan. Tapos ngayon, pag tinanong niya muna ako kung may anak ako, may asawa, may anak, sabi ko, oh, ilang taon na ako. Kasi sabi niya sa akin, dahil daw sa radiation, baka daw tumigil na yung aking menstruation monthly. So, sabi ko, ah, ang aga ko mag-menopause. Yeah, that's good, sabi niya. Sabi ko, ba't ganun niya? Baka daw, sabi niya, baka daw maapektuhan yung aking menstruation monthly. Pero ngayon buwan na to, niregla pa naman ako ng mga, tumagal siya, 2 weeks. Sabi, tumawag nga yung doktor ko, sabi niya, normal lang doon, pero titigil din daw yun, gawa nga daw ng radiation. At saka yung mga gamot na iniinom ko after ng, bago ako nag-radiation, may iniinom akong gamot, 500 milligram ang isa, tatlong tableta yun, so iniinom ko sa umaga at sa gabi. Ito yung sabi ng doktor ko. Tapos magkakaroon ako ng mga rashes, pamimitak-pitak ng mga daliri, so binigyan ako ng amo ng lotion. Pero bago yun, bago ako nag-radiation, nag-reaction yung aking balat sa paa. Nagkaroon ako ng mga rashes na napakarami, di ko alam kung side effect pa yun ng chemotherapy. Kasi nga, ang dami ko lang nainom na gamot. May mga pantal-pantal ako na maitim. Tapos makate, masakit. Tapos mainit yung parte ng binti ko. Namaga pa nga yung kanang binti ko eh. Namaga siya. Tapos dinala ko ng amo ko sa derma. Pinaderma niya. Tapos yung sugat ko sa paa, kino na naman inopera para i-biopsy, para makita ko. Normal naman. Baka nga daw sa reaction ng mga gamot. Tapos niligyan ako ng mga cream. Meron akong pinapahid ng mga cream sa paa ko. O, ayun. Awa ng Diyos, medyo okay na siya na wala na yung pangangati. Pero yung mga mark na may itinan, dyan na siya. Sana mawala siya. So, maaga ko ngayon, nag-prepare sa sarili ko kasi mamaya, schedule ko na ulit ng aking radiation. Pupunta ulit kami ng hospital ng aking among babae. Hatid niya ako doon. Tapos, hihintayin na lang niya ako sa may parking area. So, ngayon, dahil sa mayroong klaseng aking alaga, iwan na niya ako doon ng 2 oras, babalikan na lang niya ako. So, kailangan ko mag-prepare kasi pupunta kami doon. Oh, ngayon sa King Fahad Specialist Hospital. Past 12 days ng aking radiation therapy. Poraklak pa yung schedule ko. Iwanan ako dito ng madam ko kasi yung alaga ko meron siyang klase. So, 2 hours ang inday dito. Bumili muna ako ng mga chichicha ako mamaya. Wow! Yan, napakalaki na itong King Fahad Hospital. Yan. Meron siyang hadiga. Para sa mga bata. Lugaro. Doon ako sa gate 5 pupunta. 4 o'clock pa yung schedule ko. Yan ang mga puno ng dates. Ang ganda ng mga bulaklak, oh. Mahilig ako sa bulaklak. Picture natin. Yan. Ayun, yung gate 5. Hindi ko ako. Grabe, napakainit. Napakainit talaga. Sobra. Yan. Dito ako, papasok ako dun sa outpatient clinic. Nagkita naman bulaklak, oh. Ganda, diba? Sobrang init. Napatid dito mag-summer.
Tawad ako sa entrance. Baka may guard. Sasakay ako ng elevator. Pag-dari ito. Dito ako sa B. Sa ladder. Door. So, dito na ako ngayon sa area ng radiation. Tapos pa ako, 4 o'clock pa yung schedule ko. Tinaw ko kung mayroong guard. So, ayan. Saan ay kam? My schedule is 4 p.m. Gasoline and labong. Go inside. Thank you. Yeah. Gasoline labong. You found it? Yes, okay. Okay. Area. Ako na ang next. Tapos lang ng mga 5:30 na tapos ako. Tapos ngayon, 2 hours ako maghihintay sa madam ko dito sa ground area. Katawagan niya ako pag dumating siya. Oh my god! Ako lang dito. I'm so scared. Ano ba yan? Wala ng katao-tao dito. Teka nga. Wala ng tao. Wala ding guard. Ano oras pa darating yung ama ko? Ano ba yan? Dito na ako. Dito na ako upo. So, ayan guys. Malapit na matapos yung aking radiation therapy. I have only 8 days kasi 5 weeks yung binigay ng doktor. So every day ako dito, sobrang 25 days, every day ako napupunta dito sa ospital. Sobrang bait ng amo ko kasi halos araw-araw kami dito, tapos tatlo yung batang alaga ko. As in, nag-a-adjust talaga kami, ang hirap pag-adjust ng oras. Napaka-bless ko kasi sobrang bait talaga ng amo ko. Hindi nila ako pinababayaan dito. Lagi nila ako inaasikaso. Ayun, hirap. Napamahal na din sa akin yung mga bata. Pati yung mag-asawa. Napakabait talaga. Sobra. Mabait. May ugali din, pero mabait talaga sila. So, ayun guys. After 25 days ng aking ongoing radiation, within 5 weeks, sabi ng amo ko, mga ilang days daw yun, ma-opera na daw ako, malapit na daw ma-operahan. Pero waitas pa daw, siguro i-MRI pa ako. Depende pa sa advice ng doktor. Kasi, grabe, hindi ko ma-explain ng maayos. Sobrang talaga yung pinagdaanan ko sa loob ng almost, isang taon na yata. So, ayun guys, habang papalapit yung aking surgery, kinakabahan ako syempre. Sabi ng amo ko, lakasan ko lang daw loob ko at saka sabi niya, think positive always. So, yun, lagi niya sinasabi. Lagi niya pinapalakas yung loob ko. Ayan, sabi ng amo ko, pag na-operan ako, makakumuha siya na isa ulit na katulong para meron meron kasama yung amo kong babae. Siyempre, tatlo yung anak, tatlo yung bata ang alaga ko. Tapos, siyempre, hindi pa ako gaano makakapagtrabaho nun. Bagong operasyon lang. I-wait na lang hanggang sa makarecover ako. Siguro after 2 months, makakabawi-bawi na rin ako ulit nun. Kaya yun, sobrang blessed ko talaga sa amo ko. Kasi kung sa ibang employer, ako napunta, siguro sa umpisa pa lang nalaman nilang may sakit ako, siguro pinauwi na nila ako. Itong amo ko talaga, mula umpisa ng aking pakikipaglaban sa sakit ko, hanggang sa ngayon, hanggang sa matapos, sinusuportahan nila ako. Kaya, thanks God. I'll be okay soon. He said, don't fall, don't fall.
all you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right, or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying.